Pagdating sa pagkakaroon ng pets, adopt, don't shop, ika nga. Maraming aso at pusa ang naghahanap ng kanilang forever home sa Quezon City. Kilalanin sila sa Usapang Pets ni Katrina Son. Presenting Jackie, Lucy, at Maggie. Ilan lang sila sa mga aso sa Quezon City Animal Care and Adoption Center sa Payatas na pwedeng ampunin. Ilan sa kanila ang mga asong pag-alagala at walang matirhan. Ang ilan namay na iligtas mula sa pangmamaltrato habang ang iba'y inabandona. Nag-undergo sila sa training natin na tatagal at least mga 2 months. So wala na silang bite tendency, wala na silang aggressiveness na kung saan eh, makikipag-away sila sa ibang aso. Kumbaga, aalisin natin yung pagiging stray dogs talaga nila for adaptable dogs na po. Hindi raw basta-basta ang rescue dogs dito dahil nabigyan na sila ng basic agility training. Nagpapakitang gilas pa nga sila mula sa pag-akyat sa wooden planks at paglusot sa plastic drums. Bukod naman sa agility training ay may basic obedience training na rin ang mga aso dito. Tulad na lamang ni Abdul na 3-month-old pa lamang pero alam na niyang mag-sit at mag-down. Subukan natin. Abdul, sit. Sit. Down. Down. Very good, Abdul. Ngayon, bukod naman sa mga asong may basic trainings, eh meron din tayo dito ang tinatawag na emotional support dog. Tulad na lamang nitong si Maggie. Yeah. Pwede ho silang maging kasama ng ating mga tanod, ng ating mga fire volunteers for rescue, sa ating mga guard dogs. And the other one is ang ating emotional support animals or emotional support dogs. Kung saan sila naman po yung magbibigay ng therapy sa ating mga elderly, sa ating mga kabataan na nangangailangan or yung attached sa mga aso. Para sa mga gustong magampon ng mga aso, i-check ang Facebook page ng Quezon City Animal Care and Adoption Center o magpunta sa lugar para makita ng personal ang mga aso. Kailangan lang daw magdala ng valid ID, litrato, kulungan at larawan ng loob at labas ng bahay. At kapag approved ang adoption, may babayarang 500 pesos lamang. Paalala rin nila sa mga mag-aampon ng aso, kailangan alagaan mabuti ang mga ito dahil magiging parte na sila ng pamilya. Kung pusa naman ang gusto, marami rin for adoption. Paalala ng QCLGU, huwag hayaang pag-alagala ang mga alaga. May ordinansa kasi ang lungsod na may-ari ng aso ang titiketan kapag nahuling pag-alagala ang alaga. Sa barangay muna ikukulong ang mga aso ng 3 araw bago ilipat sa dog pound. Kapag walang sumundo, ipapaampon na ito. Malaki raw ang may tutulong ng pag-aampon para maisalba ang buhay ng mga asong nasa dog pound. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.